Karaniwan tayo ang dumadalo sa libingan ng mga yumaong mahal sa buhay. Pero ngayong may pandemya, pwede nang iwi ang abo para sa bahay na lang sila alalahanin at ipagdasal. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Matt Perez. Undas na naman sa gitna ng pandemic mga Paps. Kaya ang ilan, diskarte na muna sa pagtawid ng undas. Kung hindi sa sementeryo, sa columbarium ang punta natin para dalawin ang namayapang mahal sa buhay tuwing undas. Pero dahil sa pandemya, isinara muna ang mga ito para makaiwas sa social gatherings. Kaya ang isang columbarium sa Pasay, pinauuwi muna ang abo ng kanilang kaanak. Yeah, actually, yung iba, isinasama nila pag nagtutour sila na pwede lang isama kung magbabakasyon sila sa ibang bansa. Or mas gusto nilang nasa bahay para kapiling nila. Paano ba iuwi ang urn? Una, kailangan ikaw ang vault owner. Kung hindi, kailangan ng authorization letter at photocopy ng dalawang government-issued ID ng vault owner. Noong nakaraang undas nga, umabot sa 435 ang inuwing abo, habang 256 ngayong taon. Isa sa nag-avail niyan, si Jenny. And this is supposed to be our first time na i-celebrate yung All Saints Day and All Souls Day. Kaya we decided na kunin yung mga urn ng mga loved ones namin to celebrate this season at home. Bukod naman sa pag-uwi sa urn, may online mass at viewing na rin ng columbarium para magkaroon din ng pagkakataon ng mga naulilang kaanak na alalahanin at ipagdasal ang yumaong mahal sa buhay. Kailangan lang magpa-schedule. Hindi man tayo makabisita sa puntod ng mga yumaon nating mahal sa buhay ngayong undas, ang mahalaga mga Paps, patuloy natin silang inaalala at ipinagdadasal. Mobile Journal, Matt Perez po. Hatid ang mukha ng balita.